Você e a rua, o amigo. Na embaixo da aldeia, cordilheira. A proposta para o batalho que você me escrava. A uma proposta para o human rights of place com os bar. A rua, bravo, news free. At para sa mga balita ngayong Sabado. Sabado, kanin na kutaw, tungko, sa laro ng puso. Wanted sa kasong estafa, huli sa Baguio City. Lakit na bawala at nagpapulong yung mano ng baril sa Kalinga, arestado. At para sa muling balita, wanted person sa kasong frustrated murder and robbery, huli sa Baguio province. Sa Abra, kanin na kutaw, tungko, sa laro ng puso. Arestado, anim na katao matapos mahuli sa utong pagsusugal ng pusoy sa Sityo Kabayanan, Barangay at Tangaw, Panget Abra. Dito lamang Webes ng tanghali, Tobring 7, taong kasalukuyan. Ang mga naaresto ay kinilala sina Dante Quinto Prensena Jr., 26, Jan Flor Blanca Bolesa, 28, Marcelino Vena Leones, 68, Mark Gil Belezar Pakulan, 34, Ben Miliare Boreta, 59, at Francisco Reyes Bodonia, 45. Pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa report ng Baguio Municipal Police Station, nagsagawa sila ng anti-illegal gambling operation kasama ang mga operatiba mula sa Intelligence Unit ng Abra. Aktong nadatnan ng mga operatiba na nagsusugal ng pusoy ang mga suspek, kaya naman agad nilang inaresto ang mga ito. Na-recover ang mga isang set ng baraha at ang mga pera na nagkakaalaga ng 3,180 na pusta ng mga suspek. Sa ngayon, ang mga nahuli at mga nakumpuskang ebidensya ay nasa ustudiya ng Baguio Municipal Police Station. Nakaharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Illegal Gambling Law o PD-1602 ang mga naaresto. Wanted sa kasong estafa, huli sa Baguio City. Isang wanted na may kasong estafa ang ginakip ng mga tauhan ng Baguio City Police Office at Intelligence Unit ng Benguet sa Jose Evad Santos Drive, Baguio City, noong Miyerkules ng hapon, 26 ng Oktubre. Ang suspect ay kinilala si Joseph Terminis de Leon, aka Monsig de Leon, 46 anos, driver at residente ng San Antonio or Rehil, Baguio City. Si de Leon ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Roberto R. Mabalot ng MPCC Branch 1, 1st Judicial Region, Baguio City. Siya di umano ay nasangkot sa kasong swindling estafa dahil siya ang nagsilbing driver ng dalawang pangunahing suspect sa nasabing krimen. Ang suspect ay dinala sa MPU-DCPO para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Lakit na wawala at magpapulong yung mano ng baril sa Kalinga. Arestado! Agad na rumesponde ang mga SWAT team ng Tabuk City Police Station matapos makatanggap ng impormasyon patungkol sa isang lalaking nagwawala umano at nagpaputok ng baril sa lambaran Tabuk City, Kalinga. Itong Miyerkules ng gabi, Oktobre 6, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si AJ Angalaw Tupiak, 30 taong gulang, magsasaka at residente ng Sigio Pangat, Lambaran, Tabuk City, Kalinga. Sa initial investigasyon ng Tabuk City Police Station, tumawag ng tulong ang isang ginang na kinilalang bilang si Alaysa Piao Sikan matapos makarinig ng putok ng baril sa kanyang tindahan. Nang lumabas umano ang ginang upang alamin kung saan galing ang putok, nakita niya ang suspect at tinutukan. Sa kaputihang palad, nakita sila ng kanyang kapitbahay at sinubukang pigilan ang suspect. Kaya naman, umalis ang suspect at nagpunta sa bahay ni Jenny Laban. Hinahanap umano ng suspect ang kanyang asawa at sila daw ay nag-uensayong mamarili. Pinaalis ni Ginang Laban ang suspect kaya naman nagalit ito at nagpaputok ulit ng baril sa labas ng bahay. Ito na dumating ang mga responding pulis at opisyal ng barangay nang ito at arestuhin patuloy itong nagwawala at naglalaban.
kung kaya nagtulok-tulok ang mga kapulisan at opisyalis ng barangay hanggang sa maaresto. Nakuha pala sa suspect ang isang Colt pistol caliber 45, tatlong piraso ng magasin, siyam na bala ng 45 at walong basyo sa insidente. Kasalukuyang inihahanda ang mga kailangang dokumento para sa paghahain ng kasong paglabag sa RA 10591 at grave threat and disobedience to person in authority. Wanted person sa kasong frustrated murder at robbery, huli sa Mountain Province. Hindi na nakapalagpa ang isang suspect na may kasong alleged frustrated murder at alleged robbery ng matunto ng mga otoridad mula sa Benguet PTO, Bontoc MPS, 152nd MC at RMMG-15 sa kanyang pinagtataguan sa Poblasyon Bontoc Mountain Province nitong Miyerkules ng hapon, ika-6 ng Oktubre. Kinilala ang suspect na si Jacinto Caroden, aka Big Five, 52 anyos at tubong sa Tanga Mountain Province. Siya ay inaresto sa bisa ng dalawang warrants of arrest na inilabas ni Judge Daniel D. Mangalay ng Branch 64 Regional Trial Court First Judicial Region, Bataan, Bugyas, Benguet noong 2019. Si Digbay ay isa sa mga suspect sa pambobombang naganap sa Taling Dump 5 sa Lepanto Consolidated Mining Company, Carbonin Pulp Processing Plant, and Heavy Equipment na nangyari noong Hunyo 7, 2017 sa Abatuan, Kalolo, Mangkayan, Benguet. Kasalukuyang nasa pangalaga ng Bontoc MPS ang akusado at naharap sa kasong frustrated murder at robbery. At yan po ang mga balita nakit sa inyo ng Regional Public Information Office Cordillera. Ako po si Patrolman Elgin Sobistapa, Ipatayaw Police Provincial Office. At ako naman po si Patrolman Raisa Blaise Makasban ng Apra Police Provincial Office. At ito ang Provo News Feed. At para sa iba pang updates ng New Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming mga social media accounts sa Facebook, Instagram at Twitter. Gandang umaga! Maraming salamat po!